Yun, magandang araw sa inyo. Welcome sa bagong episode ng Drift to the Drift natin. Mag-ukay tayo sa San Jose del Monte, Bulacan ngayon. Dito ako sa may tungko ngayon, mag-ukay tayo. Puntahan natin yung mga ukay-ukay dito sa tungko, San Jose del Monte, Bulacan. So, nandito ako malapit sa SM. At papakita ako sa inyo yung mga ukay-ukay dito. Yan. So, ito yung budget natin sa ukay ngayon. 1.5 to. Tingnan natin kung maubos natin to o hindi. Yeah. Yan. So, unang trip shop na napuntahan ko is dito sa may tapat lang siya ng SM San Jose. Malapit sa may Caltex. Ayan. Kapag new arrival dito, sobrang solid. Pinakamangas dito sa ukayan na to is yung mga sapatos nila. Sobrang mga branded at astig na mga sapatos. Mula sa Nike, Converse, Adidas. Ayan, sobrang sulit yan kapag new arrival. So, silipin natin. Clearance sale sila ngayon. Sobrang mura ng mga paninda nila. Sana may mahanap pa tayo. Ayan, naramdam nyo agad yung lamig ng aircon dyan. Napaka-comfortableng mag-loot dyan. So, napansin ko, may mga jackets nila. Ayan, yun agad yung una kong nakita. So, naagaw pansin sa akin itong kulay blue jacket na to. So, windbreaker siya. Finger cross na brand. At ito, hindi ako makapaniwalang nakapag-hook pa ako na ito. Sobrang solid. So, nakasale na lang yung mga jackets nila dito na 99 pesos na lang each. Ayan, so hindi ko na pinalakpas. Kinuha ko na itong napakabangis na jacket na to. Ay, okay lang naman, boss, mag-video. Na-upload ko kasi sa YouTube, boss. Okay. 99 pesos lahat ng jacket nila. So, nakakita ako ng Uniqlo puffer jacket. Ayan, ang ganda ng kulay niya. Para siyang olive green. Ito, sobrang good condition din. Kaso medyo maliit yung size niya. Kung big size sana to, kinuha ko siya. Kaso, pambabae lang to. So, may nakita din akong puma. Ayan, black and violet yung kulay niya. So, red tag to. Good condition. Embroidered yung logo. Meron ding patch sa may sleeve. At meron ding... Ayan, may lalagyan siya ng pangalan sa loob. Napakaganda ng kulay sa loob niya, violet. Puffer jacket din to. So, maliit na size din kaya hindi ko kinuha. Pero, solid para sa mga taga San Jose del Monte pag nag-away kayo sa tungko. 99 pesos lang. Ayan, iniwan ko yan sa may ukayan. So, pwede niyong kunin. So, yan, naghanap-hanap ako ng mga items. T-shirt at pants. Marami silang denim jeans dyan, 99 pesos. Nakita ko tong Vans na shoes pala, so legit yan. Pambabae, size 39 to 40. So, yan, yung shoes nila 159 pesos na lang. So, yan na lang natira sa shoes nila. Mga limang pares na lang yan. Dati madami yan, solid mga shoes nila dyan. So, eto, hindi ko kinuha. Kasi, matrabaho, inisip kong i-repaint eh. Pero, wala akong oras pa sa mga ganun. So, ayan, sobrang solid pa rin ng mga items dito. Sipagan nyo lang mag-select at sure ako makakahanap pa kayo. At babayaran ko na yung finger cross natin na jacket at sisipat na ako. So, yun. One down, lipat na tayo sa next trip shop. Yan, so next trip shop natin na pupuntahan dito pa rin sa may tungko, San Jose del Monte. Sa may Susana Mart to, malapit siya sa SM. Yan, kung makikita nyo, dito lang yung SM banda. Wait lang, yan, dyan. Konting lakad lang mula sa SM, tapos Susana Mart, sa may Pure Gold, ayan, sa second floor. So, pagpasok nyo, makikita nyo agad yung ukayan na sa second floor. Then, papalik lang kayo sa may hagdan at... yun, bubungad na siya agad sa'yo. Ito, itong ukayan na to, ito yung pinakaunang ukayan na pinuntahan ko nung nag-start ako ng business, ng ukay business. So, marami akong mga memories dito. At ito, itong ukayan na to, siguro, isa siya sa mga the best na ukayan dito sa may tungko. Kasi talagang sobrang laki na itong ukayan na to. Ayan, bumungad agad sa atin sa men's t-shirt. Itong Seattle Seahawks, ayan, dated siya, 2012. Tapos, ayan,
walang issue. 9 out of 10 color rate. Tapos meron siyang print sa likod. At ayan. Naghanap ako sa ibang mga sampayan dyan. Then yan. May medyo maraming tao ng oras na to. Meron din silang mga rubber shoes. 300 pesos. At ito. Nakahanap ako ng mga t-shirt dyan. Karamihan Gildan tees. Ayan. Itong white tees na to is Hawaii. Medyo astig yung print. Then nakita ko itong Tommy Hilfiger na polo shirt. Ayan, akala ko may damage siya kasi sobrang mura. 99 pesos each pala yung mga t-shirt nila dito. So nakachamba pa tayo ng Tommy Hilfiger. Ayan, kinuha ko na yan. Hindi ko na pinalampas. Wala namang issue. Kaya sobrang sulit pa din. Ayan, so shoutout sa nag-iwan nito. May nakuha ako, no? So ito isa pa, Iowa State University. So ang ganda ng kulay nito, kaso ito Fruit of the Loom siya. Hindi ko alam kung anong date tong tag na to ng Fruit of the Loom, pero hindi ko siya kinuha. Iniwan ko dyan para sa mga interesado, nandiyan lang yan. At ito, nakita ko tong t-shirt na to, I do bad things when you're sleeping. So yeah, damn. Yun. Ala, nakita ko lang, hindi siya branded. Kulit lang nung naka-type. Ito, nakakita din ako ng Timberland polo. So, yung Timberland, karamihan yan brand yung sa sapatos, yung kulay brown na combat shoes. Yan, may nakita din akong isang Tommy Hilfiger, kaso ito naman long sleeve, size XL. Yan, iniwan ko siya dyan, tapos medyo tinago ko para balikan ko sana, kaso tinamad na akong bumalik noon kanina, kaya... Ayun, madaming shoes dito, pang basketball, soccer shoes yan, karamihan. Then, ayun, eto may nakita akong Coca-Cola, kaso collab ng Zara. Okay sana to, kaso may mga issue na. Tapos yung laylayan niya parang pambabae, garterized. So, sayang, no? Manipis lang yung tela niya, kaya hindi ko na kinuha. 99 pesos lang naman yan. Pwede nyong balikan yan agad. So, eto, nakadalawa t-shirt lang ako dito. At move na ako sa next trip shop. Yan, so next trip shop, dito pa rin sa may tungko. Malapit lang yan dun sa huling trip shop na napunta natin. Malapit sa Susana Mart. Ayan, sa may palengke. Tapat siya ng 7-Eleven. Ayan, so sa second floor din siya. Hindi siya pansinin, kaya... Pero din dyan, sa kabilang... building nakatabi, sobrang tagong ukayan, mga lumayang damit doon, minsan lang new arrival, kaya minsan nyo lang siya machichempohan yung magagandang damit. So, ayan, papasok tayo sa may loob, akyat tayo dyan, at silipin natin kung new arrival na. Ayan, ayan lang yung 7-Eleven. Then, let's go. Ayan, dito may mga dala na akong items dyan, nakuha natin doon sa unang dalawang trip shop na napunta natin. So, dito pagpasok ko pa lang sa Okayan, alam ko na yun pa rin. So galing na ako sa dito last week, so yun pa rin yung mga items, kaya hindi na ako nag-effort na hanapin at sumibat na ako agad kasi sayang yung oras at pagod ko kung isa-isain ko pa yan. Then lilipat na ako dun sa kabilang trip shop. Ayan, next location natin ng trip shop, eto Kataguan Fashion Shop. Malapit siya sa may School Inn. Para sa mga taga San Jose del Monte, alam na alam nila yan kung saan yung School Inn yan. So malapit siya dyan. Eto, malapit siya sa may Petron. Etong kalye na to, Tungko Tumuzon. So yun yung Jollibee Tungko. Tapos eto yung trip shop. Ayan, kalyan papuntang Muzon. So meron ding trip shop doon sa may Petron. Mamaya silipin natin, pero unahin muna natin to. At sana dito makahanap tayo ng mga magagandang items. So, ayan, pagpasok ko pa lang, sobrang daming tao. At karamihan ng items nila is stuff toys, mga sombrero, tsaka mga pambabae. At sinilip ko yung mga men's t-shirt nila. Karamihan naman mga jersey at mga dry fit shorts na mga sportswear. Kaya hindi ko masyado natripan. So, ayan yung mga items nila. Para lang to sa mga mahilig na... sa mga stop toys. Ayan. May nakita lang akong jersey kaso nilapitan ko, fake tin pala siya.
So itong thrift shop na to kasi dati solid yung mga items dito, no. Dito ako nakakauktang Obey. Marami ding Dickies dito. So all out tayo doon. Labas tayo dito tayo sa may katabi. Dito lang sa may Petron. Dito pa rin katabi lang 'yan ng huling thrift shop na pinuntahan natin. May bagong bukas dito na Ukayan at new arrival sila ngayon. Ayan. Sa baba siya ng Songgyupsan. Ayan. So doon lang 'yon. Daanan niyo lang konti tapos ayan. Ito new arrival, ang daming tao sa loob, grabe. Ang daming mga kabataang nag-uukay-ukay. So, nag-alangan akong pumasok pero ito 'yung bumungad sa atin, Jordan. Ayan. At ito may nakita rin akong Tommy Hilfiger dito na polo. Ayan, size XL din kaya hindi ko kinuha. Ayan, tapos yung Jordan din kanina. So, ang new arrival price nila dito para sa mga men's top is 250 pesos. Ayan, kaya sobrang bigat. Ito, finger cross na pink, pambabae, size small. Ayan, so ang daming tao dito nagse-select. Kaya medyo ilang din akong mag-video. Pero, gold goods lang. So, nakita ko tong Fila na windbreaker. Ito, sobrang ganda. Grabe, yung lupit nito pero 400 pesos, sobrang mahal din. Size medium to. Nung dapat isusukat ko to pero parang sakto lang kasi siya sa akin, tapos medyo bitin. So, nakita ko din tong Adidas, all white with 3 stripes. Ayan, 400 pesos din. Grabe, mahal dito sa thrift shop na to. New arrival talaga. Ayan, eto pinag-iisipan ko talaga kung kukunin ko siya. So, kaya ko siyang kunin, pero syempre, thrift smart na tayo, no? Hindi naman kaya ng budget, no? Maubos yung budget. Etong Dickies na to nakita ko sa mga shorts ng pambabae. So, pambabae to kasi small patch lang siya. Mas maliit siya kaysa dun sa karaniwang patch ng Dickies. So, kapag ganun, pambabae yun, guys. 6 pocket to na shorts. Ayan. Ayan, may ano siya. Then, nakita ko tong Levi's na workwear, camouflage, medyo kupas na. Hindi ko alam kung medyo kupas na siya or ito na talaga yung design niya. So, vintage ata to. Nasa pambabae din siya. Tapos, ito pinag-isipan ko din kung kukunin ko or hindi. So, iniwan ko, wala akong nabili dyan at goodbye na muna kasi sobrang mahal. Then, move na tayo sa next spot natin. Dito pa rin syempre sa may tungko. At ayun, hanap-hanap lang tayo. Next trip shop dito sa may ito ulit, isa pang branch siya ng Kataguan Fashion Shop. Pero dito siya malapit sa may crossing. So dito new arrival din, kaya medyo mabigat-bigat po yung presyo. So hintay lang tayo ng timing. Then tatawid tayo para sumilip. So ayan lang siya, sa may kabilang kanto ng Jollibee tungko. Tatawid lang kayo dito. Then makikita nyo yung thrift shop na yan. So dito naman sa thrift shop na to, solid yung mga men's top nila. Dito ako nakakabili ng Carhartt at ng Obey t-shirt. Ayan, dyan mabenta yung mga t-shirt nila pang lalaki. So tara, silipin natin at sana makakuha pa tayo ng mga items dito. So nakasale sila, kaso mahal pa rin. At marami ding tao sa loob. Ito yung itsura niyan sa loob. Marami ding shoes. Shoes nila magaganda rin. So, nakita ko itong Mickey Mouse na tie-dye shirt. Ayan, then ito vintage to, alam ko eh. Nakita ko na to dati, para sa mga viewers ko dyan. Ayan, single stitch siya. Nakita ko na yan dati, Camp Echo na yan sa latest video ko kasama yan. At, ngayon hindi ko kinawa kasi nung sinerge ko siya, wala siyang, hindi siya nag-appear. So, hindi ko alam kung may value. Ito, mga nakita ko na yan dati. Ayan, naka-sale sila, 205 pesos. Mahal pa rin, no? At ito, Uncle Sammy's. Alam ko, mga nakunan ko na to ng video dati. Then, ayun. Wala pa rin akong nakuha. So, lipat na ako sa next thrift shop. Etong thrift shop na to, konting lakad lang mula dun sa Kataguan. Siyempre, ayun yung Jollibee tungko. Konting lakad lang, malapit dito sa may BDO yan. At tara, pasukin din natin. Tignan natin kung makakakuha tayo dito ng items. So, Monday ngayon, pero sobrang dami ng mga nag-uukay.
Ngayon lang ako naka-experience ng ganito kasi kadaming kasabay sa mga ukayan. So isa lang nakita ko dito sa thrift shop na to, itong 47 brand na Super Bowl t-shirt, XL size. Hindi ko naman masyado trip yung mga ganito, no? So iniwan ko siya. Then may nakita din pala akong genuine Dickies. Okay na sana, kaso lang ayan, may dalawa siyang punit diyan, hindi ko alam kung ano nangyari. So iniwan ko din. Bala ko tong kunin. 30 pesos lang inalok sa akin, kaso kunin ko na lang sana yung patch eh, kaso sayang naman. So pauwi na ako niyan, bumili lang ako ng merienda. Yo, what's up hustlers and thrifters? Nakauwi na ako sa bahay. Tatlong items lang yung nakuha natin. So hindi ko napapatagalin, i-share ko na sa inyo. So ayan, yun yung pitong thrift shop na pwede niyong puntahan sa Tungko, San Jose del Monte, Bulacan. So yung iba doon, clearance sale. Yung iba doon, new arrival. So hindi lahat ng nakita nating items na malulupit ay nakuha natin. Kasi especially doon sa mga new arrivals, talagang 250 pesos pataas yung items nila. So hindi kakayanin ang budget. Pero meron lang akong tatlong nakuha na masasabi kong sulit na din yung pagod. So yun, papakita ko na sa inyo. So shoutout sa lahat ng bagong viewers natin. Welcome sa The Side Hustle Trip Shop, kung saan nagpupunta ako sa mga thrift shop at kumukuha ako ng mga malulupit na items, tapos binibenta natin online yung iba naman ina-add natin sa collection natin. At yun, kung nagustuhan niyo yung video, yung mga nakita niyo kanina, pwede niyong i-like, pwede niyong i-share at mag-subscribe na rin kayo. Malapit na tayong mag 1k subscribers, so mamimigay tayo ng items dyan, isi-ship ko nationwide yung mga freebies natin. So ayun, i-share niyo, i-like niyo, i-subscribe at malaking tulong yun sa akin. So ayan, tatlong items lang yung nakuha natin. Una itong, ayan, Seattle Seahawks Junk Food yung brand niya. Printed tag lang, size large, made in Honduras. Tapos medyo may crack prints lang siya. Dated siya ng 2012. Ayan. Ayan, kung makikita niyo yan, pawis ko lang yan. Wait lang ah. Ayan, so navy blue siya. Medyo okay naman yung condition niya. Tapos sa likod, meron siyang print. Ayan, Seattle Seahawks NFL. Ayan. Next, meron tayong na loot na Tommy Hilfiger. Ayan, made in USA. Ayan, meron ba siyang tag? $599. Ayan, meron pa siyang tag $599. Tommy Hilfiger. Ayan, Hilfiger Athletics. So yan, sobrang solid pa. Akala ko may ano to, akala ko may issue, pero solid naman. Polo shirt double XL. Yan yung likod niya. Next, etong windbreaker, finger cross, size large. Yan, may print siya diyan, may pockets, may tag, may mga bulsa diyan. Ayan, ito sobrang sulit na chamba natin. Hindi ko alam kung bakit nasama siya sa clearance sale. Hindi ko alam kung ba't walang nag-loot neto. Pero shout out sa mga nag-iwan neto. Baka hindi nila alam yung quality at yung value netong brand na to. So, ayun, yun lang lahat ng mga nakuha nating items. Windbreaker, sobrang solid ng kulay neto. 10 out of 10, parang bago. Ito rin, Tommy Hilfiger natin, halos bago pa. Then eto, good condition din yung Seahawks natin. Bali PSG natin to lahat, hindi natin ibebenta. Gagamitin ko muna siya, especially eto, marami yung cups nito. Tommy Hilfiger, in-add ko siya sa collection ko. Pati yung finger cross, ayan, pang-collection muna siya. Ayan, so not for sale muna yung mga items na yan. Ayan yung mga na-loot natin, yung araw. Pero kung para sa my viewers ako na gusto nyo talaga pag-usapan natin, i-message nyo ako sa Facebook. Pero hindi ko siya iba-budget meal kasi napatayad ko siya sa collection. Ayan. So ayun, maraming salamat sa lahat ng nanonood, sa lahat ng sumusuporta. Shoutout sa mga bagong subscribers, at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin para makahabol ka pa sa giveaways ko, sa 1,000 subscribers ko. At ayun, kita-kits na lang sa next video. Peace out.